Okay, let us solve example number 2. Obtain the general solution of ds over dt plus e raised to 2t is equal to sine of t. Now, before I will solve this example number 2, I will give you a sort of review dun sa integral nyo. Kasi usually, dito nakakalimot o nahihirapan ang estudyante. So, I will give a review dito sa integral formula or integral solution. Especially, yung neutralizing factor na tinatawag. Ano? Kasi kadalasan nalilito ang estudyante papaano ginagamit yung neutralizing factor. Bago ko isolve to, magbibigay ako ng tatlong example how the neutralizing factor works. Kasi kung basic integration lang, madali lang. Ano? Halimbawa, integral of sine of u du, that is equal to negative cosine of u plus c. Direct to the point yan. Kasi yung u, kasama nyo yung du. Kumbaga, direktang yung coefficient o yung kasama nung u is yung du niya. Paano pag hindi magkaparehas yung o hindi tumama yung du dun sa given na u? Diba? Hindi tumama yung du dun sa given na u. O, ibig sabihin nun, mag-introduce ka neutralizing factor. Same thing here. Yung the integral of e raised to u du is equal to e u plus c. Direkta yan. Kasi nagkataon dito that it means that yung value mo ng u is katabi niya is the derivative of u. Paano pag hindi? Anong gagawin mo? Di ba? Pag wala siyang kasama, ano? I mean, pag hindi siya exactly yung derivative nung u mo. So, yun yung gagamitan mo na ng neutralizing factor. So, ituro ko muna to ano? Alam ko, merong makakatulong to sa inyo, makakatulong itong malakas sa inyo. Neutralizing factor. Kasi, ito yung kadalasan sa experience ko nawawala yung estudyante sa solution pag meron ng magkaibang value o magkaiba yung hindi na nakikita yung du niya or ds niya dun sa integral niya. So, ibig sabihin, hindi niya nakukonsider yung paggamit ng neutralizing factor. O, tingnan natin ano. Dito muna ako sa tatlo na to. Wala muna tayo dito. Ano? Kasi ito, itong idea rito, magagamit natin yan dito sa example number 2. Neutralizing factor ang point ko dito. So, find the integral of e raised to 5x multiplied by dx. Diba ito, e u du to, ito na yon, given na yan. Ano? E u du, ito na yon. Ang tanong na lang, what is u? What is du? O hanapin mo, yun ang technique dyan. Dapat wag kayo malito, hanapin mo muna yung u tapos du. What is your u here? Your u here is equals to 5x. Tama? Then, hanapin mo yung du. What is, kasi kailangan mo yung du, di ba? So, du, what is du? What is the derivative of 5x? Di ba? Ang derivative ng 5x is simply 5dx. Tama? O, tingnan mo. Yung dx niya. Dapat, yung eu du mo is yung katabi niya derivative ng u. Pagdating dito, yung u mo is 5x, pero yung katabi niya, hindi siya 5dx. Dx lang siya. Dapat, di ba, ang katabi niya dapat yung du niya. Kasi yung u niya is 5x. Pero yung du niya, dapat 5dx. E ito, dx ka lang. Ibig sabihin, kulang ka ng 5. Di ba? So, dun mo i-introduce yung neutralizing factor. Ibig sabihin, kung kulang ka ng 5 dito, i-divide mo yung equation niya ng 5. Ano? Dun sa pag-integrate mo. So, let us solve the one. So, kailangan mo ng 5dx dito. Wala ka naman doon 5dx. So, you will introduce neutralizing factor. So, let us now solve this one. O, ito na yun. Ito, directo na ito. No? EUDU na ito. No? EUDU. So, this is introduce first neutralizing factor. Ano yung neutralizing factor? Is kulang ka ng 5. So, mag-introduce ka ng 1 over 5. Ano? Ito yung neutralizing factor. And here is equals to E 5x. Kasi,
di ba? Parang may 5x ka na rin dito, 5x ka na rin dito, ano? So this is now equals to 5dx. Yan. Ito na yung u mo. Ito na yung du mo. Since kulang ka ng 5 doon, mag-introduce ka ng neutralizing factor. Diba? Nakukuha? Hopefully nakukuha to. Then proceed sa integration. So 1 over 5. The integral of this, ito na yon. Ito na yung exactly EU DU. Diba? EU DU is simply EU. So E. What is your U? U is 5X. Then plus C. Ito na yung integral nitong E5X DX. O, dahil dun sa neutralizing factor mo. Okay? So, hopefully, nasusundan ako dito. Kailangan mo mag-establish kung ano yung U mo, tapos DU mo. Kung kulang ka ng 5 doon, dagdagan mo ng 5, then, pero dapat mag-divide ka rin ng 5. Neutralize mo yung derivatives mo, yung value ng derivatives mo, di ba? Kasi lalabas yan, parang wala rin ano. 5 divided 5 is parang 1 ka rin naman. Baga, in-introduce mo lang. Ano? So, since pag in-integrate mo na to, nagamit mo na to, ang maiiwan na lang, yung 1 over 5. Baga, ito na lang yung natira. Kasi, nagamit mo na yung 5dx. Hopefully, naiintindihan to, ano? Naiintindihan tong ibig sabihin ko rin. O, same thing here. O, ito, meron siyang numerical coefficient. Huwag kayo malilito, ano? Huwag kayo malilito. Para sa akin, ano? Para sa akin. Ang iba kasi minsan, pag nakita nilang 5dx, doon kailangan ng 5dx dito. Sinasama na itong 5dx dito para diretso na. Ano? Pwede rin ganon. Pero paano pag ibang value na? Pag halimbawa ang 6 to. O. Pag 7 to. Kasi diba ang derivative ng 5x is 5dx. So pag isasama mo lang ito, okay na. Makukuha mo na ganito. Ano? Diba? Naku, paano pag ibang numerical, pag ibang value? Let's say may 7 ka, may 8 ka. So, malilito ka na. Ito lagi ang gawin nyo. Ano? Sabi ko nga kanina, lagi nyo munang ifa-factor out yung numerical coefficient o yung number na makikita nyo. I-arrange mo muna. This is equals to 5. The integral of E 5X DX. O yan. Kumbaga, huwag mo munang pansin yung 5. Sa huli mo na lang yung gamitin. So, di ba? Ito ka na, ano? Ito. So, ano yung U mo? Hanapin uli yung U. Di ba? EUDU na to. EUDU. What is your U again? Your U is 5X. Hanapin mo yung DU. DU is equals to 5DX. Then, proceed na. O, kailangan mo ng 5 dito, di ba? So, ilabas. Huwag mo munang pansin doon yung 5. O, yung 5. Huwag mo munang pansinin. Ilabas mo muna siya. Dito ka muna, ano? Dito ka muna. So, kailangan mo ng 5 doon. Wala kang 5 dito. May 5 dito. So, ang gagawin mo, mag-introduce ka ng neutralizing factor na 1 over 5. Kasi wala, kulang ka ng 5 doon. Ano? Kulang ka ng 5 doon sa derivative mo. Mag-introduce ka ng neutralizing factor. And this is the integral of E 5X. Then, i-copy mo na to yung DU mo. Diba? Kasi kailangan status mo, EU DU ka. So, meron ka ng 5DX dito. Kung mapansin mo, ito na yung EU mo, ito na yung DU mo. O EU, DU is equal to EU. So, ang sagot mo dito, o, pwede ka na mag-simplify ano? O, 5 divided 5 is 1. O, kung gusto mo, mamaya na para makita natin. 5 over 5, the integral of this is EU, DU. O, 5x yung U mo plus C. Ano? Yan. Simplifying this, magiging 1 na to. So, this is equals to 1 or E raised to 5X plus C. Ito yung sagot. O, tingnan yung pagkakaiba nitong dalawa. Ano? Meron ka ng, ito walang 5, ito may 5. Nagamit mo kasi yung 5. Okay? Hopefully, naintindihan na ako. Paano pag iba pala to? Alabawa, iba to. O, gawin kong ano to, the integral of 6e, gamitan ko ng 3. 3x dx. Ayan. Same solution lang ano. Ilabas mo yung numerical coefficient 6. Ayan. Labas. Then, ang matitira is e3x dx. Ang sunod, hanapin mo what is u. U is 3x. What is DU?
du is 3dx. O, dx ka lang dito, kulang ka ng 3. Ibig sabihin, mag-introduce ka ng neutralizing factor. O, ito, itong 6, copy first, then introduce yung neutralizing factor na 1, kasi kailangan mo ng 3, di ba? Walang 3 dito. So, mag-introduce ka ng 1 over 3. Okay, then the integral of e 3x, then, yung derem, i-copy mo na ito, ano? 3dx na ito. Yan. So, meron ka ng eu, tapos du, which is equivalent to eu plus c. O, simplify mo na ito. 6 divided 3 is equals to 2. Then, eu du ka na. 2e raised to u, ang u mo is 3x, so 3x. Eu, ito, ito, eu du na ito, I mean ha, ito yung integral ito, so eu, 2eu plus c. Ito na yung sulit ito. Yan. Hopefully, naintindihan ako dito, ano, sa paggamit ng neutralizing factor. Huwag kayong nalilito sa neutralizing factor at doon sa numerical coefficient. Ha? Huwag niyong paghahalo-halo yung inagad. Mas maganda, i-separate niyo isa-isa. Okay? Hopefully, naintindihan to. So, magbigay din ako dun sa trigonometric function. Alam po paano gagitin. Dun sa trigonometric function, using yung neutralizing factor din. Kasi ang neutralizing factor can be applied kahit sa ang integral formula. Okay? So, alimbawa, meron kang the integral of sine of 3x dx. O, diba? Ito, sine of u, du kaya. Ang equivalent nun, ang integral lang is negative cosine of u plus c. Yun yung kung d, yung du mo, yung u mo, is yung katabi niya, du niya. Paano pag ito? Ito yung u mo, di ba? Your u here is equal to 3x. Ito yung u. Ito yung u mo. Ito naman yung du mo. Ibig sabihin, ang du mo dapat is 3dx, di ba? O, dx ka lang dun. Kulang ka na naman ng 3. Kulang ka ng 3. So, mag-introduce ka ng neutralizing factor. Ano yung neutralizing factor mo? 3 to. Magdadagdag ka ng 3 doon. Dapat, ang neutralizing factor mo is 1 over 3. Then, copy this. Sine of 3x. Then, kopyahin mo na yung du mo. 3dx. So, ito na yung sine. Ito na yung sine of u, du mo. Diba? Your u is 3x, your du is 3dx. Ibig sabihin, ang equivalent nitong sine of u, du mo, yung negative cosine of u plus c. So, ang sagot mo dito, i-copy mo na yung neutralizing factor mo na inilabas mo, in-introduce mo kanina, 1 over 3 multiplied by negative cosine of u. What is your u? 3x, 3x plus c. Yan. Then simplify further. So, negative times, ilabas mo na yung negative sign. So, this is now equal to negative 1 over 3 cosine of 3x plus c. O, hopefully, nasusundan ako, ano? Ito na yung integral niya. Sort of review lang to sa integral. Kasi, alam ko, magagamit nyo to. Okay? Punta ko sa example number 2. Okay? Hopefully, nasusundan ako rito. Number 2 tayo. Number 2. Ito, naka-dsdt na siya. Plus e raised to 2t is equal to sine of t. So, ang unang gagawin natin, since this is under separable differential equation, we will separate yung hindi magkapara sa term na magkasama. Dsdt, hiwalay mo yung ds sa dt. At pagsasamahin mo naman yung lahat ng t, tapos lahat ng may s. Since, mas marami yung may t, di ba? Dt, 2t, sin of t. Ang gawin mo dito, lahat ng may t nasa right side. So, this is equal to ds over dt is equal to sin of t. Transpose yung e raised to t, 2t I mean, dun sa left side magiging minus e raised to 2t. Yan. Para matanggal yung dt mo dito, para mag-isa na lang yung ds doon, multiply mo both side by dt. Dt times ds over dt, mawawala na yung dt. So, this is equal to ds na lang. And this is equal to dt times this. So, sine of t
minus e raised to t, then multiply this by dt. Diba? Separate mo na. Ito lahat na t. Ito naman s. So after you separate all the variables or terms, saka ka mag-integrate. You need to do the integration method. Okay? What is the antiderivative of ds is simply s. Diba? Then distribute mo yung antiderivative symbol saka yung dt mo dun sa loob ng parenthesis. So this is equal to the integral of sine of t multiplied by dt minus the integral of e raised to 2t multiplied by dt. O, madali ka na lang mag-integrate. Tinuro ko na kanina lang. Okay? So, since ito, hindi ka naman kailangan mag-introduce ng neutralizing factor kasi yung derivative mo ng t mo is simply dt. Ano? Derivative of u is simply du. Diba? U du. Kumbaga, yung derivative mo ng t is simply dt. So, okay na tayo. Ibig sabihin, negative cosine agad yung value mo nito. So, this is equal to sine. S is equal to the integral of sine t dt is equal to negative cosine of t. Diba? Cosine of t. Mamaya yung plus c. Sa huli natin ilalagay yung plus c. Pag natapos mo ng integrate lahat, ano? Hindi mo pwede na mag-plus c ka rito, mag-plus c ka pa rito, marami kang plus c, ano? Doon lang sa pinakahuli. Huwag kayo malito, ano? Kahit maraming term yan na integrate mo, hindi ibig sabihin na bawat term, mag-adadad ka ng plus c, ano? Doon lang sa last portion. Yung pinaka-final na sagot mo. Okay? Let us proceed now. So, negative integrated na to. Kumbaga, tanggal mo na yung antiderivative form. O, ito, EUDU, yung kanina. So, minus. O, hanapin mo what is u. What is your u here? Your u here, ito, your u, ang u mo dito is 2t. Ang du mo dito, what is derivative of 2t? Is 2dt. O, tingnan mo to. Dt ka lang, kulang ka ngayon ng 2. O, mag-introduce ka ng neutralizing factor na 1 over 2. So, introduce neutralizing factor, 1 over 2. Then, the integral, copy mo muna bago ka mag-integrate. E, 2t, then 2dt. O, meron ka ng e, u, du. E, u, du is equals to, the integral of e, u, du is equals to e, u plus c. So, this is now equals to s. Copy ito. Tapos mo na rito, negative cosine of t. Ito, simplify mo na lang, minus. O, 1 half, yan, taas-taas ko lang to para ito na yung e, u, du mo. Diba? So, the integral of e, u, du is equal to e, u plus c. So, what is your u? Your u here is 2t. So, e, u, 2t, e, 2t, yun na yung integral mo, ano? So, tapos na, diba? Tapos na tayo. O, saka ka mag-plus c. O, plus c. Yan. Ito na yung sagot mo, ano? This is your final answer. Okay? Hopefully, naintindihan tong portion na to. Itong portion na to ay under dun sa solutions to differential equation example number 2. Okay? Hopefully, naintindihan to. We will proceed example number 3.